Hello, hello mga ka-cooking! Nahuhulaan nyo na ba kung anong lulutuin natin ngayon? Gagawa tayo ngayon ng chicken kagikit or mas kilala siya sa tawag na chicken pastil. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin magluto. Una sa lahat, para maganda yung kulay ng ating chicken kagikit, gagawin muna natin itong atchwety oil. Maglagay lang tayo ng mga 1 tablespoon of atchwety seeds sa mainit na mantika. And then, hayaan lang natin lumabas yung kulay niya bago natin alisin yung mga buto. Pag ganito na po yung kulay, okay na to. So, ihanda na natin yung ating mga gulay panggisa. Patanggal ko na din pala yung mga buto ng atchwete. Ilagay na natin yung ating sibuyas. Kapag ka nag-translucent na yung kulay niya, isunod na natin yung ating bawang. Ibabrown muna natin yung ating bawang para mas lumabas pa yung lasa niya. Then, ilagay na din natin yung ating mga sili. Ito po, optional lang. Pag ayaw naman yung mahang-anghang, pwede naman hindi tayo maglagay ng sili. Pero kasi dito sa amin, yung mga bata, gusto na din nila ng maanghang. Maglagay din tayo ng dahon ng laurel para mas aromatic pa yung ating chicken kagikit. Isunod na din natin yung ating manok. Pinakuluan ko nga po muna yung ating manok and then yung ginamit ko is yung sa breast part. Mga nasa 400 grams po ito. Igisa lang po natin ng maigi hanggang sa makoat ng ating oil ang chicken natin. Maglagay na rin po tayo ng oyster sauce, 3 tablespoons of soy sauce at 1 tablespoon ng brown sugar. Ihalo po natin ng maigi hanggang sa madistribute lahat ng ating pampalasa sa ating manok. At oo nga po pala, huwag po masyadong malakas yung ating apoy. Dapat nasa medium lang po para hindi din po masunog ang ating ginagawang chicken kagikit. Shoutout po pala kay Bike Tayo, ang ating commenter dun sa ating adobong manok sa YouTube channel. And hello also kay Grace and Patty. Thank you sa pag-comment sa ating FB page. Pag medyo nag-dry na po yung ating chicken kagikit, pwede natin ilagay yung ating dahon ng sibuyas. At i-mix lang po natin ng maigi. Naglagay din po pala ako ng chicken cube, pero half lang po ang gamitin natin. At nagdagdag pa ako ng mga 1 tablespoon ng ating soy sauce kasi medyo light pa yung kulay ng ating chicken kagikit. Pero depende po sa panlasa nyo. Kung naaalatan na po kayo, pwede naman po hindi nyo nadagdagan ng soy sauce. At yan po, imix lang po natin ng maigi at hintayin lang po natin mag-dry up yung ating chicken kagikit.
At ayan na po, nag-dry na yung ating chicken karikit. Huwag po natin kalimutan tanggalin yung ating dahon ng laurel. And now, ang ating chicken karikit or chicken pastil is ready to serve. Thank you po for watching. Enjoy and happy cooking. Hanggang sa susunod. Bye!